Pero meron akong isang kandidato, hindi kandidato, sorry. May isa akong nakitang mayor na natuwa ako. Ito, hindi ito kaalyado ni Pangulo, pero natuwa ako. Isang mayor na ito. At dahil hindi ho ako bias, this time pupurihin ko siya. Sabi ko nga, I'm starting to like this mayor. Ha, ito. Si Vico Soto. Bakit? Pansinin nyo yung komento niya. Ang komento niya, our public and private hospital are near capacity again. Feels like 2020 again in terms of the hospital. Let's all do our part. If you can stay at home, stay home. If you have extra money, ordering foods good for delivery helps the economy while you stay safe. Anong ibig sabihin? At nawala yan. Sa madaling salita ho, ito ha, si Vico Soto, hindi niya sinisi yung national government. Sa totoo lang, ang dali hong sakyan eh. Lalo na ngayon, kunwari ikaw ay oposisyon ka, sasakyan mo eh. Diba yun nga sa PDP, na si Ron Monsayak eh. Talagang ginamit pa yung mga sitwasyon na ganito, pandemya, ganyan-ganyan, bakit tarpulin ang kumakalat, yung mga ganyan pautot na mga politiko. Yung typical na politiko na babanata ng gobyerno para lang sa magandang pakinggan ng mga class C and D na butante, di ba? Buti pa ito si Vico. Honestly, nagustuhan ko yung sagot ni Vico dito. Bakit? Hindi niya sinisi tao. Hindi, wala siya sinisi. Let's all do our part. Ha? Stay at home if you can. Stay at home if you can order. Order para matulungan ng ekonomiya. This is what I want. Honestly, at ganito yung gusto ko. Hindi yung may pandemya tayo, balik na tayo sa dati, ha? Tapos dahil lang gobyerno, walang ginagawa, buwagin na ang IATF. Oh. Diba? Ay, et, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, tandaan nyo ito. Excuse me muna, Mayor. Kasi sa totoo lang, minsan no, ang problema naman natin, ito ah, ang problema natin sa IATF at saka sa NTF, minsan yung communication, honestly, sorry po ah, sa gobyerno, medyo minsan talaga nagkakaroon tayo ng konting problema sa communication. Halimbawa na lang itong bubbles na to. Ang sinasabi ni General Elezar, pwede kang magpaikot-ikot sa loob ng bubbles. Sabihin, bubbles ha, ito yung bubbles. Metro Manila, Cavite, Bulacan, yan o ang bubbles. Pwede kang magpaikot-ikot dyan at saka Laguna. Okay? Pero yung NCRPO chip natin, iba naman yung intindi. Kasi nasabi niya, huwag kang lalabas. Kunwari, taga Metro Manila ka, huwag ka nang lalabas sa Metro Manila. Taga Cavite ka, huwag ka nang lalabas. Nagkaroon tuloy ng kaguluhan kaganina ng konti. Eh, tingnan nyo to ha. Panoorin nyo. Nagdulot ng kalituhan at traffic ang mahigit o ang mahigpit ding na mga checkpoint kahit nasa loob naman sila ng NCR Plus bubble. Pero kahit nilinaw na ng acting PNP Chief Guillermo Eleazar na malaya dapat bumiyahe ang mga nasa loob ng NCR Plus bubble, may ilang pa rin hindi sumunod. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hanggang 2 oras daw na ipit sa traffic ang ilang motoristang dumaan kagabi sa checkpoint na ito sa hangganan ng Quezon City at Rizal. Bawal pa yung pinunta nyo. Ang ilan inabot na tuloy ng curfew. Ako po ma'am, daming na late po ngayon ma'am. Grabe. Nagdulot ng kalituhan ang checkpoint na ito dahil nasa loob naman ng NCR Plus bubble ang Metro Manila at Rizal, pati na ang Bulacan, Laguna at Cavite. Sa loob ng NCR Plus bubble, malaya dapat ang galaw ng transportasyon. Pero hanggang kagabi, ito ang ginigiit ni... Yan, sa Rizal, halimbawa niyan, oh. Kaya tuloy nagka-traffic-traffic kasi nagkaroon ng checkpoint. Pambira naman. Sorry ha, pasensya na yung kapulisan natin. Bakit di nyo alam? Tapos nanghihigi pa kayo ng order sa taas ninyo. Sino ba pinakamataas nyo at this time? Si Elezar naglabas na ng video kagabi. Aantayin nyo pa yung order? Ano ito, Jollibee? Ha? Pag walang order, walang kasulatan. Ano? Nagsalita na yung OIC, yung na PNP chip natin. Eh. Sinabi niyang pwede within the bubbles magpaikot-ikot. Bakit kayo naglagay ng ano? Ng checkpoint? Pambira naman kayo sir, mga sorry ah, pagpasensya nyo na, mahal ko kayo mga frontliner na police, pero this time bakit sumablay kayo? Generalisa, paki ano naman po, paki naman ho yung mga tauhan ninyo, bakit ganyan? CRPO Chief Vicente Danao. Kaya tinawag na babo lang kasi pare-parehas ang implementation,
Tapos, kung nandun ka lang sa area mo, for example, nandun ka sa Cavite, at wala ka naman gagawin sa ibang lugar, di doon ka lang. Yan o, tinan mo, yan yung sinasabi ni Danao na NCRPO chief, tapos iba yung sinasabi ng PNP chief. May gali naman kayo, please naman, sir! Ngayong araw mismo si acting PNP chief Guillermo Eliasarna ang muling naglinaw. Muling naglinaw ha, muling naglinaw! Mga kapulisan, parang awa nyo na, makinig naman kayo sa boss nyo! Isang babo lang nga yan. We are not restricting the movement. We are not restricting. Ha? Ang linaw. Ang hindi nyo maintindihan yan. Ewan ko na lang po. Huwag na kayong magantay ng order pa. Ano tong order na ito? Malinaw. Within the bubble, we are not restricted. Pwede kayong sumita na mga hindi sumusunod sa nagpa-face mask o face shield. Okay lang yon. Ha? Pero within Metro Manila, hindi nyo pa pwedeng bawalan na mag-travel. From Manila to Cavite, Manila to Rizal, Manila to Bulacan, pwede. Parang awa nyo na, makinig naman kayo. Movement of the motorists inside the bubble. Pwede pa rin naman daw maglatag ng mobile checkpoint ang pulisya, pero hindi ito para harangin ang galaw ng publiko, kundi pagtiyak lang na sumusunod sa health protocol. Sa pag-iikot namin bago magtanghali, wala na ang checkpoint sa Batasan San Mateo Road. Isang outpost na lang kung saan binabantayan ng mga dumadaan kung sumusunod sa health standards. Wala na ring mga checkpoint sa Marikina San Mateo border, Marcos Highway border ng Marikina Pasig at Cainta, at Marikina Mayamot Antipolo. Pero sa border ng San Jose del Monte, Bulacan at North Caloocan, mahigpit pa rin ang border control na... Sapato, tingnan mo, yung iba tinanggal na nga, tapos ito naman, di makikinig, bagantay ng order daw. Pabigat ng trapiko. Hindi pa raw nila natatanggap ang bagong utos. We will implement that, sir, kung sakali punta sa... Bakit hindi kayo manood ng news? Tingnan naman, oh. Kaya, alam mo, itong mga kapulisan, sorry, ah. Kaya tuloy minsan nagagalit lalo ang tao. Dahil sa ginagawa ninyo. Sa totoo lang. Dahil sa ginagawa ninyo, lalong naiinis sa mga tao. Kakainis naman, oh. Po namin yung memo at guidelines po from the PNP. Random checkpoint po sa lahat po ng mga authorized persons outside residence po. Sine-check po natin yung mga kaukulang dokumento po nila kung sila po talaga ay mga essential workers po. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Ay, nako. Bakit sa Manila Barangay 669 kailangan paswab ng mga tao kasi Caloocan ka hindi ka papapasukin sa trabaho ng barangay? Kasi ho, ito ha, para sa kaalaman ninyo, linawin natin na mabuti. Paulit-ulit ko na ang sinasabi to, everyday in our life. Para nga awa nyo na, makinig na kayo. Ang lockdown ay depende sa mga LGU barangay o tinatawag nating targeted lockdown. Ulitin ko, babagalan ko na. Targeted lockdown. Kung saan yung matataas ang COVID cases, inilalockdown. Kaya nga, iniiwan natin sa mga LGU kasi sila ang nakakaalam ng may COVID. Kasi oh, mamaya, hindi naman natin pwedeng i-lockdown yung entire NCR Manila dahil lang may tatlo barangay, lima barangay na malala na ang COVID. So sila lang ang ila-lockdown. They will have their own protocol. Ano ibig sabihin nun? Pwede sila magpatupad ng batas na gusto nila doon. Halimbawa, swab test o di kaya bawal lumabas. Sila ho ang magpapatupad nun, barangay. Depende ho yun sa barangay. Targeted lockdown. Okay? Ngayon, bakit bubbles? Yung bubbles, doon lang sa loob, yung NCR Plus, ibig sabihin ng NCR Plus, kasama yung Cavite, Bulacan, at saka Rizal, kasama't Laguna ho, ayan ho, dyan lang nakabilog. Bawal kang lumabas dyan kung hindi ka essential, ang tawag doon, authorized person outside the presidency.
So, tung kunwari, frontliner ka o kaya nagtatrabaho ka, dun ka lang pwedeng lumabas. Pero yung magigimik ka, pupunta kang Boracay, pupunta kang Subic, pupunta kang Baguio, bawal muna dahil may bubbles. Ano ibig sabihin ng bubbles? Ibig sabihin, bubbles! Sa Manila, papuntang Cavite, pwede ka! Bubbles! Hindi per city! O, mga kapulisan, makinig na kayo, ha? Hindi per city! Huwag niyong pagbawalan yung mga taga Rizal pumunta ng Metro Manila. Yung mga taga Cavite pumunta ng Metro Manila. Nasa loob sila ng bubbles! 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 Utak, hindi nyo pa maintindihan yan. Ewan ko na lang sa inyo. Kaya nagagalit minsan ang taong bayan sa inyo eh. Pag may magtanong pang pulis dyan ha. Sir, paano yung mga ano, may mga magpapatingin ng hospital, merong essential na lakad pwede. Mga nganak na galing Bulacan, pupunta siya ng Pampanga dun sa mga nganak dahil dun yung ano niya, hospital niya pwede. Ewan ko ba problema sa inyo? Kainis kayo? Oh, ito, papakita ko ha. Makinig kayo mabuti dito ha. Di ba sinasabi ko sa inyo, hindi ako bias na tao. Hindi ako bias na tao. Bakit? Ito, ibabalita ko ito. Ibabalita ko ito dahil gusto ko yung sinabi niya. Bakit to? Kung mapapansin nyo, ngayong panahon na ito, panahon na talaga ho ng laglagan. Panahon na ng mga yung dating mga sumisip-sip kay Pangulong Duterte naglalaglag. Pormahan na ho ngayon ng mga politiko para sa 2022 election. Ha? Kaya anong ginagawa ng iba? Pinag-usapan natin kahapon. Kahapon, pinag-usapan natin. Ginagamit yung lockdown, ginagamit itong mga pandemya, ginagamit yung pagtaas ng kaso ng COVID para sa kanilang sariling kapakanan. Di ba? Sinasabi nila, oh, nagugutom ang tao, dapat pakainin, blah, 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 blah.